ang Basilica Minor ni San Sebastian o mas kilala bilang simbahan ng San Sebastian ay isang Romano-Katolikong Basilikang Minor sa Maynila. Ito ang luklukan ng parokya ng San Sebastian at ng pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo o Mount Carmel. Naitayo ang simbahan ng San Sebastian noong 1891 kung saan ito ay nakilala dahil sa mga katangiang arkitektura at halimbawa ng pagsasabuhay muli ng arkitekturang gutiko ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang simbahan o basilika sa Asya na yari sa Bakal. Noong 2006, idinagdag ang simbahan ng San Sebastian sa mga posibleng maging pandaigdigang pamanang puok. Itinalaga din ito bilang pambansang makasaysayang palatandaan ng pamahalaan ng Pilipinas noong 1973. Ang simbahan ng San Sebastian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga Agustinong Recoleto na siya ding nagpapatakbo ng isang kolehiyo sa tabi ng simbahan. Matatagpuan ito sa Plaza del Carmen sa silangang dulo ng Avenida Claro y Recto sa Quiapo, Maynila. Noong 1621, si Don Bernardino Castillo, isang deboto ng Romanong Martir noong ikatatlong siglo na si San Sebastian ay nagbigay ng lupa kung saan kasalukuyang nakatayo ang simbahan. Ang orihinal na gusali na yari sa kahoy ay nasunog noong 1651 sa kasagsagan ng paghihimagsik ng mga inche. Ang mga sumunod na gusali na yari sa bato ay nawasak naman ng mga sunog at lindol noong 1859, 1863 at 1880. Noong dekada 1880, dinalaw ni Esteban Martinez, Cura Paroco, ng gumuhong simbahan ang arkitektong Kastila na si Genaro Palacios upang makapagtayo ng isang estrukturang bakal na hindi matitinag ng sunog at lindol. Nabuo ni Palacios ang disenyo sa pinagsamang mga estilong barok panglindol or earthquake barok at makabagong gotiko. Ang kanyang huling disenyo ay sinasabing kinunan ng inspirasyon mula sa bantog na katedral ng Burgos sa Espanya na nasa estilong gotiko. Ang mga bahagi ng niyaring bakal na nabinuo or nabuo sa simbahan ay ginawa sa Belce or Benche, Belgica. Ayon sa historiador na si Ambit Ocampo, ang mga bahagi ng bakal ay inorder mula sa Society Anonymi de Enterprises de Trabajos Publics sa Barcelos.
Sa 52 kabuo ang tulinalang mga bahagi ng mga bakal ang inilayag sa 8 magkahiwalay na kargamentong barko mula Belhika patungong Pilipinas, kung saan ang una sa mga ito ay dumating noong 1880. Pinangasiwaan ng mga inhinyerong Belhiko ang pagbuo sa simbahan at ang unang mga haligi nito ay itinayo noong September 11, 1890. Ang mga dingding nito ay pinuno ng pinaghalong buhangin, graba at semento. Ang mga salaming bitral nito ay inangkat mula sa kumpanyang Henry Oidman ng Alemanya at nilapatan ito ng mga katutubong artisano ng huling finishing touch. Itinaas ito ni Papa Leo noong Hunyo 24, 1890, ang katedral tungo sa pagiging Basilikang Minor. Noong natapos ang paggawa nito ng sumunod na taon, noong Agosto 16, 1891, ang simbahan ng San Sebastian ay binindisyonan ni Bernardino Nosalida y Bella. Siya ang 25th arsobispo ng Maynila. Ayon sa yumaong si Padre Jesus Pastor Paloma, ang simbahan ay kakabitan dapat ng retablong altar na yari sa bakal. Ngunit nawala ito matapos tumaob ang barkong kinakargahan nito mula Belhika dahil sa unos o bagyo. Dahil dito, isang altar na yari sa kahoy ang ginawa. Binanggit din ni Paloma na ang ibabang bahagi ng basilika ay may hugis na katulad ng ilalim ng barko upang umugoy ito kung baka sakaling magkalindol. Si Gustave Eiffel na sinasabing tumulong sa pagdesinyo ng San Sebastian, isang inhinyerong Pranses na nagpatayo din ng Turing Eiffel or Eiffel Tower at ang istrukturang bakal na pumapaloob sa Estatwa ng Kalayaan or Statue of Liberty ay tumulong sa pagdesinyo at pagpapatayo ng San Sebastian. Ang koneksyon sa pagitan ni Eiffel at ng San Sebastian ay sinasabing nakumpirma ng historiador na si Ambit Ocampo habang nagsasaliksik sa Paris. Nilabas din ni Ocampo ang ulat na nagsasabi na ang kilalang arkitektong si IMP ay bumisita sa Maynila noong dekada 1970 upang kumpirmahin ang mga balibalitang dinisenyo ni Eiffel ang isang simbahan na yari sa bakal. Matapos suriin
Nefe ang simbahan ng San Sebastian. Napaulat na ang mga pinagkakabitang bakal nito at ang kabuuan ng istruktura ay dinisenyo mismo ni Eiffel. Kasama din sa opisyal na katalogo ni Eiffel ang isang referensya ukol sa disenyo ng isang simbahan sa Maynila noong 1875. Labintatlong taon bago ang mismong pagpapatayo ng simbahan ng San Sebastian. Pagaman kung nailabas or mailabas na totoo ito, hindi rin masasabi ang posibilidad na si Eiffel nga ang nagdisenyo ng istrukturang bakal ng simbahan. Habang si Palacios naman ang magbubuo ng pinakadisenyo ng buong simbahan. Ang simbahan ng San Sebastian ay may dalawang turing bakal na pagkabulta mula sa sahig. Ang pangunahing istruktura ng basilika ay may 12 metro ang taas tungo sa simburyo at 32 metro naman tungo sa tuktok ng dalawang turing. Ang loob ng simbahan ay mayroong bulta sa estilong gotiko na siyang pumapahintulot sa pagpasok ng liwanag mula sa mga bintana sa gilid. Ang mga bakal na haligi, dingding at kisame ay pininta ni Lorenzo Roca, Isabelo Tampenco at Felix Martinez upang ito'y umanyong gaya ng marmol at haspe. Ang pintang trompel oele ng mga santo at martir na ginawa ni Roca ay ginawang palamuti sa loob ng simbahan. Ang mga kumpisalan, pulpito, altar at limang retablo ay dinisenyo nina Lorenzo Guerrero at Roca ayon sa tunay na diwa ng pagsasabuhay muli ng gotiko sa simbahan. Ang iskultor na si Eusebio Garcia ang umukit sa mga estatwa ng mga santong kalalakihan at kababaihan. Limang binditahan na yari sa marmol na galing sa Romblon ang ginawa para sa simbahan. Sa itaas ng pangunahing altar ay ang imahe ng mahal na ina ng bundok ng Carmelo na bigay sa simbahan ng mga madring Carmelo mula sa siyudad ng Mexico noong 1617. Nakatagal ang imaheng ito sa lahat ng lindol at sunog na nagwasak sa mga naunang gusali ng simbahan ng San Sebastian. Ngunit ang garing nito ay ninakaw noong 1975. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang simbahan ng San Sebastian bilang pambansang makasaysayang puok sa pamamagitan ng kautusan ng Pangulo bilang 260 noong 1973.
binigyan ng pundo ng estado ang simbahan sa pamamagitan ng pambansang suriang pangkasaysayan na siyang magsasagawa ng restorasyon noong 1982. Lumikom din ng pundo ang komunidad ng Recoleto upang matustusan ang pagpapanatili at restorasyon ng simbahan. Noong Mayo 16, 2006, idinagdag ang simbahan ng San Sebastian sa listahan ng mga maaaring maging pambansang pamanang puok dahil sa kanyang pamana sa arkitektura at kasaysayan. Kamakailan lamang ay nahaharap ang simbahan ng San Sebastian sa mga banta laban sa katatagan ng istruktura. Kinikitaan ng pagkakalawang ang bakal na istruktura nito dahil sa simoy ng dagat mula sa kalapit na luok ng Maynila. Noong 1998 ay idinagdag ito sa mga listahan ng 100 pinakamanganib na mga puok ng World Monument Fund o pundo para sa mga monumento ng daigdig. Ngunit hindi na ito na idagdag sa mga sumunod na listahan. Kasalukuyang isinagsagawa ang restorasyon sa simbahan. Ngunit ayon kay Padre Romel Rubia, ang nagiging halaga ng restorasyon ay katumbas na ng 6 na bagong istruktura ng ganun ding uri. Banggit pa niya, nahihirapan din ang mga kinonsultan nilang restoryador sa Europeo sa restorasyon dahil ang mga orihinal na bakal na ginamit noong dekada 1890 ay kinalawang na ng husto dahil sa kalapit na dagat. At hindi rin magiging lunas na pasukan ng kongkrito ang mga haliging bakal. Inimungkahi na lamang na mas practical panagibain ang orihinal na istruktura at panatilihin ito at gumawa ng bagong replika kung saan magiging mas mababa ang magiging gastos.